Hi guys, welcome to my channel. So for today's video, we're gonna do a mukbang. Wow, English eh. Ng iba't ibang chicken ng ilan sa mga kilalang fast food chain or convenience store. Bumili po kami ng 5 klase ng fried chicken. Sige po ba makita? Ayan, iba-iba yung tsura niya. So, nakikita niyo po sa kanya mga packaging. Ito po ay ang... This one is from Ministop. Ministop. Ito po yung sa 7-Eleven. Ito po yung sa KFC. Jollibee, na may pabandera. Chinese style ng Chowking. So, huhusgahan natin kung ano ang pinakamasarap para sa lang ito. Well, ito po ay honest opinion lang at yun po ay opinion ko. Maaring yung gusto ko po, hindi yung gusto. At maaring yung gusto ko ay hindi yung gusto. Yun po. At naisip ko po na ako'y baka maumay sa 5 manok na to. Kaya meron po akong coffee on the side. Ayan ang aking magical coffee. Let's get started! Umpisa tayo kay... Pagano na lang tayo, pagano. Umpisa natin ito, paganto, ha? Okay, so umpisa tayo kay... Ministop. Ministop! The Kenna Man! Meron siyang ano? Meron siyang strong na lasa. Meron siyang strong na flavor. Hindi ko alam paano. Hindi siya maalat. Pero yung lasang yun, parang it makes it a bit maalat. Gets nyo? Mmm, crap. Wala kita yung laman. Ayan. Crunchy yung balat, tapos juicy din yung loob. Crap. Mmm. Hindi ko magagawa nun. Iniinom yung gravy sa lalagyan. Limit nila. Hindi ko muna ubusin ang pakulusin ko kayo. Busin tayo sa sunod. 7-Eleven! Yung kanina sa Ministop leg part. Ito pong sa 7-Eleven yung favorite part ko. Thai! Sino pong fan ng Thai dyan? Siyempre, may pa-gravy din sa 7-Eleven. Ay! Wala, no? Walang pag-gravy sa 7-Eleven. Doon sabi nila namin na, hindi ko naman sabi, walang gravy lang sa 7-Eleven, okay? So, sabi nila namin, wala daw po silang gravy currently. So, binigyan lang po sa amin ay ketchup. Eh, hindi po ako fan ng ketchup sa fried chicken. Sobra naman po yung gravy sa iba namin pinagbilhan. So, ito po, makikisaw-saw muna sa 7-Eleven. Eh, natapos! Baka naman, 7-Eleven! Game! Iba ka ba yung lasa ng 7-Eleven? Dito sa chicken ng Ministop. Iba. Masarap. Hindi big bay. Mmm! Hindi ko nabibili ng chicken lang ito ng isa-isa peraso ha. At sino meron po kakasama ang kanin. Kaya lang, hindi ko siya tirakin ngayon kasi mabilis akong magugusog. Kaya chicken lang tayo! Masarap yung chicken ng 7-Eleven. Masarap! Malutong din yung balat niya. Juicy din naman yung meat sa loob. Hindi ko siya masichel sa gravy niya. Kasi hindi ako nabigil ng gravy. Ministop? 7-Eleven? Next na po tayo! Dito na tayo sa Kentucky Fried Chicken. So, meron pong dalawang variant ng chicken ng KFC, di ba? Isang original recipe, tsaka isang crispy
spicy. Kung di po ako nagkakamali. Pinili po namin ay yung spicy. Because I love spicy. At kakaibang gravy ng KFC, oh. Kita niyo, oh. May pa-plancha. Ta-da! Yan, oh. Diba? Kahit doon yan, hindi natatapos. Inom muna tayo ng kape, guys. Maganda yung gantong ano, KFC ha, yung gantong initiative na nagbabawas kayo ng ano, yung plastic pa, tsaka kasi hindi natatapon. Pero wag yun naman masyadong, ayan. Ayan! Ayan! Bukas na, guys! So, tikman na natin ng KFC. Guys, gusto niya ba? Jollibee. Jollibee, lang sa'yo. Eh, papa, may paano sila pawatawat. That means, mahang yung in-order mo. Gravy! Gravy, here it comes. Let's go, Jollibee! Baka naman, Jollibee! Ito ba yung spicy ng Jollibee? Okay. Saan mo spicy nila? Siyempre, Jollibee, alam niyo naman lalasa ng ano, ng chicken ng Jollibee. Hindi pa pakain ng Jollibee. Yun yung kinalasa nito. Sarap. Usually ang Jollibee, juicy sa loob. Siguro ito lang nabili ko. Hindi naman juicy. Mas juicy pa nga ito eh. 7-11. Pero masarap. Maybe. Mag-enjoy ako sa mukbang. Ano ba magandang imukbang, guys? Kasi nag-iisip ako ng susunod na imumukbang ko. Nag-enjoy ako sa mukbang, promise. Sarap ng Jollibee, oh. Almost ubos na. Kasi nga? Wala kayo. Wala pa akong complaints so far sa apat na to. And I heard, at alam ko din naman, na unique din ang lasa nitong isa, yun ang huli. Chowking! Chinese style chowking daw. Chinese style fried chicken. Come on, chowking! Ay, chowking, ay. Tikini, man. Meron din siyang sarili niyang gravy, of course. Parang walang magtitinda ng fried chicken nung walang gravy, no? Parang it's a big no-no pag wala kang gravy ko, pero kang fried chicken sa restaurant mo, sa food chain mo. May kalakihan yung part na napunta sa akin, sa Chowking, kaya masaya ako. And let's dip it, and lick it, and bite it. Mm.
masarap. Pero yung chowky niya, actually, masarap siya lahat. Pero parang mas na-appreciate ko yung sarap nila ngayon kasi usually, pagka order ka ng chicken sa mga ganitong fast food chain, di ba may kasamang rice? Siguro na-overpower yung rice, yung lasa ng chicken, kaya di mo siya lang appreciate. Ngayon, nalalasan din differences between these five. May sarili-sarili silang signature na lasa, in fairness. Sarap! Inom po na tayo ng kape, guys. Kape-kape, oil. Yun nga, as I was saying earlier, natutuwa po ako mag-vlog ng mga mukbang or anything na basta pag kinalaman sa pagkain. Not necessarily na kailangan ko kumain ng madami. Pero parang yun po yung nakikita ko na doon ako inclined. Ano po ba maganda yung mukbang? Ano po ba masarap yung mukbang? Sabihin naman po sa akin sa comment section sa baba. Daling na, sabihin nyo, baka sakali makontibitan nyo ako. Diba? Halos na off-screen, diba? Ang sarap, guys. Sarap. Overall pong lasa, sa lahat, overall, ang number 5 ko po ay KFC. Number 4 ko po ay 7-Eleven. Number 3 ko ang Jollibee. Number 2 ko ang KFC. Ay, number 2 ko po ang, what's this? Mini Stop. And number 1 ko po ang Chowking. Sa Chowking talaga ako nag-enjoy. Di ko alam. Sa lasa. Although, mababa ang grading niya sa akin sa tenderness, pero iba. La. Ano yan? Insufficient phone storage. Iba po talaga yung Chowking eh. Hindi ko alam, number one ko to. Sarap! Ubusin ko to guys ha. Off-cam syempre. So guys, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin sa pag-chibog, sa pag-mukba, at sa pag-wait ng mga fried chicken na ito. Comment lang po kayo below for any suggestions or comments for my next videos. I love you all. God bless you. Bye! Oy, huwag niyo pala kalimutang i-like ng video na to. Mag-comment kayo. I-share ninyo ang balita. At syempre mag-subscribe. At i-hit ang notification bell. Okay? Bye-bye!